May time ba na para bang nilalayuan ka ng mga tao sa paligid mo na para bang laging silang iwas sa'yo? O baka naman nakikita mo sila na para bang gusto kang lapitan at kausapin pero para bang may pumipigil sa kanila? Well, sounds familiar ba mga kasulido? Well, for today's video mga kasulido, itatry nating tanggalin yung kaugaliang yan. Tara, let's go! Intro muna tayo. Yo, what's up mga kasulido? Muli na naman kayo nagbabalik sa channel ni Timothy on Camp, and that is me, Timothy. And if you are new to the channel mga kasulido, welcome. My contents are lifestyle vlog, iba't ibang uri ng kung ano-ano, at syempre, the last but not the least, ang self-improvement tips. At kung gusto mo yung mga ganitong content, don't forget to hit the subscribe button mga kasulido, so whenever I post, ay lagi kang updated. Huwag kayong mag-alala mga kasulido, hindi ko sasayangin ang oras nyo kasi napaka-precious niyan para sa atin. Kasi mga kasulido, itong channel na to is entertaining yet informative. Naaaliw ka na, may natututunan ka pa. Kaya saan ka pa? Subscribe ka na kasulido. Well, without further ado mga kasulido, ito na ang 6 tips or 6 na tips on how to be approachable. Ano pang hinihintay natin? Interesado ka na? Tara, let's go! Number 1! Which is body language. And we are back rin again mga kasulido sa body language. Asahan nyo mga kasulido na lagi nyo maririnig yung body language na yan sa mga paruting pang videos. Kasi mga kasulido, body language is a big factor of socializing. Kaya asahan nyo yan. Make sure mga kasulido na hindi ka nakabit balikat. Ano ba yung kabit balikat? Ganito yun. Yan mga kasulido, ang kibit-balikat, which is the cross arms. Mga kasulido, how can they approach you if you close the door or the way to reach your heart? Have an open body language mga kasulido, avoid crossing arms. Pare ka girl. Ikaw, tatanungin kita, kaya mo ba lapitan ng isang tao na lagi nakakabit balikat or cross arms? Well, maaaring kaya mong gawin, pero para ba lagi may pumipigil sa'yo? Number 2! Which is smile more. Well, sino nga naman mga kasulido yung ayaw sa taong positive? Maliban na lang sa COVID. Positive meaning yung lagi bang ikaw ay nakangiti or laging positive ka lang kahit meron kang problema. Just be positive. Makikita nila to sa ngiti mo. Smile more. Share that happiness mga kasulido. Baka nga kapag gumiti ka, baka mapangiti mo rin sila. Baka mapafall mo. Number 3! Is hit that first impression. Gaya nga ng sabi ko sa inyo mga kasulido on my recent videos, which is kung gaano nga ba ka-importante ang isang first impression. Well, this is that video na pwede mong i-check mga kasulido on how to have that first great impression mga kasulido. Pwede mo rin siyang i-click itong I button na to para dalhin ka niya sa ating video na yan. At maglalagay na din ako ng link down in the description para i-check mo yung video na yan. Well, i-hit mo na agad yung iyong first great impression kasulido. Be looking approachable na agad mga kasulido. So I just you hit that video para mapag-aralan nyo din yung paano nga ba magkaroon ng isang pangmalupitang first impression. Watch it now. Number 4! Which is 12 o'clock position. Agent Timothy, your target is at your 12 o'clock. No, that's 3. No, that's 9. That's your 9. 12 o'clock, 12 o'clock. Yan. Target locked.
Here is another open body language, mga kasulido. Well, if you want to be approached, do the 12 o'clock position. Mr. Timothy, ano nga ba yung 12 o'clock position? Magandang tanong yan, mga kasulido. At 12 o'clock mo ay ito, alas 3, alas 9, alas 6, ang likod. 12 o'clock, meaning, harapan mo yung kausap mo. Have that open body language, which is hindi yung, ikaw ba, kakausapin mo ba yung tao na katalingod sa'yo? Yo, what's up, mga kasulido? Kumusta na? Tagal tayo di nakita. Kakausapin mo ba? O, ito ka ganyan. Hi guys, kumusta ka na? Oh, yan nga, kumusta? O, diba? Parang hindi ako engaging, mga kasulido. Kaya mas maganda kung magkakaroon ka ng open body language at papasukin mo sila sa iyong territory. Okay? That's how you can be approachable. At kapag ginawa mo to, you will give also respect sa kausap mo. Kasi hinaharapan mo siya. Now, face to face! Number 5! Which is make sense. And after doing the 12 o'clock position, mga kasulido, is, syempre, dapat yung sasabihin mo, it will make sense. Yung meron bang kontura na sasabihin at ibabahagi mo. Pero na lang, kung joke yan. Kasi sino nga naman yung gustong lumapit o mag-approach sa isang tao kung ang binibigay niyan ay hindi totoo, kulang-kulang, at sabog-sabog. Kumbaga, mga kasulido, kapag ka may kausap ka o kakausapin mo sila, make sure na sinasabi mo lahat ang katotohanan at always complete info or complete details. Kasi mga kasulido, madaling lapitan yung taong totoo ang sinasabi. Kumbaga, meron kang trust sa kanya na tama ang sinasabi niya. In this way, mas lalo kang lalapitan at hindi sila mag-hesitate na lumapit sa'yo. Kasi may tiwala na tama ang sinasabi mo. Number 6! Which is eye contact. May time ba na may gusto kang lapitan pero once na lumalapit ka na ay bigla siyang umiiwas ng tingin? Na nagsesend ng message or nagsasabi siya na don't come near me, don't talk. Or sa maikling salita, dine-deadman. Same din sila sa atin, mga kasulido, kung hindi tayo nakikipag eye to eye contact. Ganun din yung mararamdaman nila na para bang lagi ka lang iwas ng tingin na lumapit sa mga kasano lumapit, huwag kang lalapit. Ganun, mga kasulido. Have that confidence, mga kasulido. And if you do not have this confidence yet, I also have this video para i-check mo. At I will put the link down in the description na din, mga kasulido, on how to have that confidence. Let's go! At dahil umabot ka sa point ng video na to, kasulido, you deserve a bonus. Number 7! A bonus tip. All in all, mga kasulido, 3 words. Don't be intimidating. And if you want to be approached, always keep in mind your body language. Kasi nga sabi ko sa inyo, body language is a big factor on how you can be approached and on how to socialize. And that ends up our video, mga kasulido. And if you find this video entertaining and informative, mga kasulido, don't forget to give me like on this video at isubscribe mo na rin YouTube channel ko for more updates and videos. At bago lahat, mga kasulido, shout out muna tayo. Shout out tayo kay Sian, also known as Kanashi sa Bigo. Kasi mga kasulido, alam nyo na, nabibigo na tayo. At kay Sir Memo, also known as Ner Morales. And kay Miss Noodle, which is si Miss Jean Cortez. Ayan, shout out po sa inyo. So yun, mga kasulido, don't forget to hit like, comment, share, and subscribe. Hanggang sa muli nating pagkikita. Ingat!